Hello guys! Welcome to episode 6 ng ating Arduino training series. So for today, ang gagawin natin is magpapailaw tayo ng LEDs gamit ang ating potentiometer. So makikita nyo dito ang aking setup. Meron lang akong isang potentiometer and LED. So itong LED na to, kung napanood nyo yung mga past tutorials natin, meron yun laging nakadikit na resistor. So introduce ko nga pala itong ating breadboard holder. Makita nyo dito, naglalagay ako ng components dito para kung ano man ang project na gawin natin na small components lang ang gamit, meron tayong lalagayan ng ating mga components. So, okay. So, for this tutorial, testing muna natin itong code. Meron na kasi akong code nito. Meron tayong potentiometer na ang kinokontrol niya is yung brightness ng ating LED. So, one LED lang tayo ngayon para madiscuss natin yung analog input and yung analog out. Okay. So, makikita nyo dito sa ating right side ng screen, meron akong diagram dito na connected ang ating potentiometer at LED. So, itong LED natin, lagi yung may resistor na gamit. Na ang gamit natin dito is 220 ohms na included dun sa inyong starter kit. So, yung ating resistor, nakakonect siya sa pin 9 ng ating Arduino Uno, and then yung signal ng ating potentiometer is naka-connect sa A0. So yung ating left side ng ating potentiometer naka-ground, and then yung positive ng ating potentiometer is connected sa positive ng ating breadboard, in which naka-connect itong positive sa 5 volts, and itong negative naka-connect sa ground. So, ganun lang guys, kasimple ang ating circuit ngayon. Dahil lang ang ating i-discuss is all about the analog outputs. Okay. So, ang analog outputs natin, meron tayong tinatawag na, kung makikita nyo dito sa inyong Arduino Uno, meron siya nakalagay na digital PWM. Kahit dito sa ating diagram, digital PWM. So, ibig sabihin, mayroong ibang pins dito na kaya niya mag-output ng analog signal in form of a PWM. Ang PWM kasi ibig sabihin ay pulse width modulation. Okay? Pero hindi tayo magpo-focus sa kung ano ba yung pulse width modulation, since pwede nyo kasi search by Google kung ano ba ang concept ng PWM. Pero dito sa ating training series, it's all about kung paano gamitin yung analog output in form of PWM. Kung makikita nyo dito sa screen, ito, ginugol ko lang to. Ang PWM pins, Arduino PWM pins, sa Arduino Uno natin, ito yung mga selected pins na kayang mag-output ng PWM. Yan. Yung pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, and pin 11. So, sa ating tutorial ngayon, ang ating gamit ay yung pin 9. So, ang gagawin natin, makokontrol natin yung brightness ng LED na ito. So, itong analog output na ito, hindi lang magagamit sa LEDs. Pwede natin itong gamitin sa mga, pag magpapa-under tayo ng mga motor, para makontrol natin yung speed ng ating mga DC motor. Pero, medyo advanced na tutorial na yon, kaya magsimula muna tayo dito sa ating LEDs. Okay,
So kung makikita nyo dito sa right side ng inyong screen, meron ako ditong simple code nung ating code ngayon. So magsisimula tayo sa pagde-declare ng variables. Dito kasi meron tayong LED, ito na sa breadboard natin. Iko-connect natin yan sa pin 9. And then yung ating pot, kaya pot ito, potentiometer, nakakonekta to sa A0. And magde-declare din tayo ng variable para sa ating pot value, yung signal na ibinibigay ng ating potentiometer. Sa voice setup, i-initialize lang natin yung ating serial para makita natin dito, kita nyo dito sa baba, yung value na ibinibigay ng ating potentiometer. Okay? Kung mapapansin nyo, pag analog output tayo, hindi na tayo nag-pipin mode. Okay? Compare sa digital pin na nag-pipin mode pa tayo. So, pag analog, hindi na natin kailangan mag-pin mode pa. Okay? So, sa void loop natin, ito yung loop in which call it ulit ang code dito. Ang ginagawa lang niya dito sa ating variable na path value, inilalagay natin ang signal na ibinibigay ng ating potentiometer by using analog read. So, ang analog read, kung hindi nyo pa na-encounter, I suggest na panoorin nyo yung last video natin about potentiometers. Okay? So, kapag nakuha na niya yung value ng ating path, kasi itong path, nakakonect ito sa pin A0 natin, dun niya ina-analog read yung pin na yun. So, pwede naman to na kung hindi kayo magde-declare ng variable, pwede yung ilagay nyo dito ay A0. Pero, I suggest na ilagay nyo sa variable na gusto nyo para kahit humaba itong ating code, makikita nyo pa rin kung saan part ng code nyo nire-read itong pin na ito. Okay? So, balik muna natin yan. And then, ang ginagawa natin, since nagamit tayo ng serial, meron ako ditong magka-partner, serial.print. And then, meron tayo ditong serial.print. Piniprint ngayon natin dito yung value ng ating potentiometer dito sa ating serial monitor. Okay, kung ating stop itong auto scroll, makikita niyo itong portion ng ito dito. Yan. Path value. Tapos yung current value ng potentiometer natin. And then yung path value natin ginamitan natin ng map. So, ang mapping kasi is ang ibig sabihin, mag-assign tayo ng panibagong range dun sa ating current na range ng values. So, halimbawa, pag nag-a-analog read kasi kayo, ang value na makukuha nyo is from 0 to 1023. Ngayon, kapag nag-a-analog output kasi tayo, ang kanyang kailangang value is 0 to 255. So, para ma-remap natin ang value nito, dito sa panibagong value nito, kailangan natin ng map na syntax. So, gagayanin nyo lang naman ito sa inyong mga codes. Pero kung bago ang inyong variable, pwede rin naman. Pero ang map niya, map open parenthesis, yung variable nyo na gustong na pinagkukuhanan ng data,
comma yung smaller range nung ating original na range, and then comma yung maximum nung ating original range, comma, and then yung bago nating range. Ang bago nating range is 0 to 255. So, makikita nyo siya dito kasi nag-serial.print ulit tayo ng panibago nating new path value. So, new path value natin, makikita nyo dito sa serial monitor nyo, yan, new path value. So, kung ang path value niya ay, saan ba tayo? Ulit. Kung ang path value niya ay 260, so ang new path value niya ay 64. So try natin na isagad. Isagad natin ang potentiometer natin. Taga, bakit di nagana? Uy, nabunot pala uli. So, ayan. So, i-hold natin itong auto-scroll natin. So, kung makikita nyo, yung path value natin is 1023. And then, yung kanyang new value is 255. Ito yan. Yan. Ito yung kasi yung maximum na original value nung ating na analog read. And then, minap natin sa panibagong value. Okay. So yung map na function ay na-discuss din natin last tutorial, and pwede niyo namang balikan yung ating mga tutorial, libre naman 'yun. And then ang bago lang natin dito sa code na ito is itong analog write. So kapag nag-analog write ka, ikaw ang function ng ito is mag-a-output ka ng analog signal or PWM signal sa LED pin natin, which is ano ba itong LED na ito? 'Di ba ito yung nasa pin 9 ito. Tapos yung new value natin ng path value. So ang ating ina-analog write is kung ito ay new path value, 255. Okay? So, kasi ang ginagawa natin is analog signal for dimmable na LED. Pero itong analog write na to, ito ay mostly ang gamit nito is kapag nag-drive ka ng mga DC motors. Diba ang DC motors, meron yang speed. So, kinokontrol natin yung speed ng mga DC motors gamit tong analog write. So, ito yung madalas na paggamitan. So, doon sa mga advanced na nagpo-program, alam nila ito. Halimbawa, yung ating mga car kit, ito yung madalas nilang gamitin. Madalas nating gamitin function din doon sa ating pag-control ng mga DC motor. And then, nag-delay lang tayo ng 100 para mabase lang natin itong ating serial monitor. Pero, pwede naman itong wala. Tapos tingin natin pag wala. Kapag wala kasi yan, sobrang bilis mag-update ng serial monitor natin. Hindi na natin mababasa basta-basta. Yan. Ito, i-auto-scroll natin. Yan, no? Sobrang bilis. Kapag inop mo yung auto-scroll, tigil siya. Pero kapag naka-on yung auto-scroll, sobrang bilis niya. Ito nga pala, guys, ang timestamp. So, kung yung oras ngayon, makikita nyo, yun yung kanyang katapat. Para alam nyo rin kung kailan ba nag-output ang serial kung anong oras. Ngayon, kapag mayroong delay naman na 100, upload natin. So, mas babagal siya kung tutusin. Gawin natin 1.
1 second or 1,000 millisecond para makita nyo ang difference. Yan. Mabagal lang siya. Pero sa mga advanced na mga tutorial natin, itong delay, medyo hindi natin to madalas na gagamitin. Kasi, ang problema kasi sa delay na ganito, ay talagang nag-i-stop yung program dito ng 1 second. So, ibig sabihin, hindi siya nagtutuloy-tuloy ng, ano, sa ating void loop. Ang problema kasi dito, kapag, kuwari, sa mga advanced series natin, may na-detect yung sensor. So, yung 1 second delay, pagka-detect ng sensor na kailangan niyang mag-on ng motors or any actuators, medyo malaki kasi yung 1 second. Kaya, itong delay medyo sa mga basic tutorials lang natin. So, ang gagamitin natin dun sa mga advanced natin, gagamit na tayo ng mga millis kung tawagin. Pero, skip muna natin yon kasi more on basic tayo ngayon. Okay? So, yan lang ang nilalaman ng ating code. So, kung ang delay mo yung 1 second, ito, ang bagal mag-respond. Yan o. Para natalon. Bagal niya mag-respond. Yan o. Medyo naluwag lang guys ang ating potentiometer, pero okay pa naman siya. So, tanggalan natin ang delay para makita nyo. Yan. Kita nyo. Dimmable na lights. Yan. Okay guys. Ang tutorial kasi natin ngayon ay medyo maikli dahil lang more focus tayo sa analog write. So, I hope na may natutunan kayo sa session ito. And if gusto niyo ng mga updates, kung may mga bagong tutorials na lalabas, pwede kayong mag-follow sa aming channel para pag may bago kaming videos, magno-notify sa inyo. Okay guys? So, that's it na muna. Good luck sa inyong projects. Bye-bye!